Kamusta na po kayong lahat mga kapatid, lalo na po kayong mga aking mga kamanggagawa. Kamusta na po ang ating mga district superintendents, ang ating po mga director of connectional ministries at lahat po kayo na mga laiko na kasama natin ngayon, lahat ng mga lay leaders from various districts and annual conferences ng Davao Episcopal Area. Isang magpaalang araw po sa ating lahat. Gayun din, nagpapasalamat po ako, Bishop Ruth Yuan, for your commitment at doon po sa inyong leadership para po sa atin pong mahalagang event na ito ng Ugnayan or School of Congregational Development. Gayun din po, nais kong magpasalamat sa leadership team, ang atin pong DEA SCD Design Team na pinapangunahan po ni DS Jerry Ganal. Isang mapagpalang araw din po sa inyong lahat. Salamat din po sa atin pong kapatid na Ming Lozano na sa pasimula pa lamang ay bahagi na ng National SCD Design Team. At gayon din kay kapatid na Daniela. On behalf of the National School of Congregational Development Design Team and the Discipleship Ministries of the United Methodist Church, together with Dr. Biner Agtarap, who is the Discipleship Ministry School of Congregational Development Program Lead Person to the Philippines, I bring you greetings of love, joy, and peace. I would also like to thank Sister Cara Oliver, Executive Director of the Center for Christian Spiritual Formation at the Upper Room, for sharing with us today her understanding of the Wesleyan way of discipleship. According to her, although she took the Master of Divinity course, she later on realized that her calling is to be a lay person. She was called and equipped and become part of the ministry and mission of our Global Methodist Church as a lay person and a leader. Through her presentation today, we learned the value of a layperson and the value of our Wesleyan tradition. It was very encouraging, and I am inspired to hear her story and life testimony. Marami din siyang na-share about practical ways on how to live out our Wesleyan tradition, especially the Wesleyan general rules of doing no harm, doing good, and practical ways of staying in love with God. As I reflect on her presentation, I agree with her on giving importance of clergy and lay partnership in the Wesleyan tradition of doing discipleship. Truly, the lay people are the heart and soul of the Wesleyan tradition. She elaborated it in her story, the importance of strong lay leadership in cases where clergy leaders were not physically present and unable to meet congregational needs. The lay people were able to support the congregational spiritual needs because of their commitment, their gifts, and graces they shared in the ministry and mission of the church. To be a lay person in a Wesleyan tradition is both a privilege and a responsibility, according to her. So thank you, Cara, for your wonderful, very encouraging and inspiring presentation of your understanding of the Wesleyan way of discipleship based on your own and unique experiences. Okay, so let's move on. No, ang assignment ko po sa araw na ito is to share with you about discipleship, its effectiveness and fruitfulness. So, tingnan po natin kung paano bang nagiging effective at nagiging mabunga yung atin pong discipleship sa ating iglesia. Dr. Benner Agtarap shared with you last October's SCD about the why of discipleship. If you will recall, we learned that discipleship is deeply rooted in the mission of Christ. The mission, this mission is the reason
for our being or our existence as a church. It is the internal connection of mission and evangelism. So discipleship is our identity. It is the visible sign of the reign of God, of the reign of Christ here. And this is our expression. When we do discipleship, this is our expression for our deep gratitude to God. So these are the reasons why we do discipleship. From the book written by the Discipleship Ministry CEO, Dr. Junius Dodson, the book Developing Intentional Discipleship System, we learned that a disciple, no, dun po sa kanyang definition, a disciple is one who knows Christ, is growing in Christ, serving Christ, and sharing Christ. So the main objective of the first DEA SCD last October, Papugnayan, is centering and equipping. Or kaya tinatawag nating paghanda. Ito yung pinaka-general objective natin, no? Meron po tayong tatlong mahalagang binibigyan ng pagpapahalaga o tatlong bagay na isinusulong, three major trust in ugnayan, which are the following. First is equipping. O, natapos na po natin yon, or paghahanda. Second, today, is enhancing or pagpapakahusay. And thirdly, is engaging or pakikilahok. Today, we will be discussing and focusing on the second one. No, ito po yung tinatawag nating enhancing or pagpapakahusay. To be effective in whatever we do, kailangan nating magpakahusay talaga. No, in other words, parang nagtatagumpay ka sa mga ginagawa mo, dapat nagpapakadalubhasa ka. So, yung pong knowledge, or sometimes we call it know-how. Kaya itong dalawang to, yung know-how and skills are intertwined. Magkasama itong dalawang ito, hindi po pwedeng paghiwalayin. Both knowledge and skills are the two essential ingredients to become effective in whatever endeavor we have in life. No, hindi lamang about discipleship, kundi kung anumang mga gawain natin. At syempre, ang pinakamahalaga, no, ay yung pong presensya at kapangyarihan ng Diyos na papatnubay sa atin at yung kanyang banal na espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan upang talaga tayong magtagumpay. Ito po yung talagang pinakamahalaga. Baka malagay po kasi sa sentro yung knowledge and skills. Mahalaga po ito na meron tayong know-how sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. And we develop or enhance our skills. No? At pagpapalain tayo ng Panginoon kapag ginagawa po natin yun. Pero huwag kong mawawala na ang pinakamahalaga pa rin ay ang ating Panginoon. Siya pa rin po ang gumagamit sa atin bilang instrumento. No? Ayoko lang pong mawala tayo doon sa tamang direksyon. Kasi ang pinag-uusapan po natin is about knowledge and skills. So yung wisdom, yung skill ay pinagpapala tayo ng Panginoon para magamit natin yung mga gifts and graces na ibinigay niya sa atin for us to fulfill yung ating mission here on earth. Ang isa po sa mga naobserbahan ko sa atin pong mga ministry ngayon, no, sa atin pong mga kapastoran dito sa panahon ng pandemic ay yung paggamit ng mga equipment para sa pag-broadcast. No, bigla po tayo mga naging broadcaster, no, na kailangan tayo kumarap sa camera, na kailangan po tayong magsalita, meron po mga ilaw, no, kagaya po ng ngayon, ganyan po ang aking kalagayan. Meron mga pagbabago na hindi tayo sanay, hindi po natin ito ginagawa. Pero dumating yung pandemic, dahil nga hindi na magkakasama-sama ang mga tao, ay kinakailangan po tayong magkaroon ng mga pagbabago sa atin pong ginagawa. Kaya during this pandemic, bumili po tayo ng iba't ibang mga gadget, mga equipment for broadcast. Dahil ito po yung ginagamit natin for online preaching, teaching, Bible study. No?
kagaya nito natututo na po tayong mag-online conference or webinar. Pero ang malaki pong katanungan, the big question is this, are we effective in what we are doing? Epektibo ho ba tayo? Talaga bang nakakapag-deliver tayo sa atin po mga ginagawa? Kahit lahat po ng sophisticated equipment for broadcasting ay nasa atin na, if we don't have the skill and know-how to use this equipment, we still cannot deliver effectively. Ang mahalaga, simulan mo na. No? Kasi kung hindi ka nagsimula kaagad nung simula ng magkaroon ng lockdown at wala pong pagsambang nangyayari, ang mangyayari po sa atin ay magiging stagnant po tayo. Kaya kinakailangan po tayo to move on. We have to do it. Learn to use these gadgets. No? Simulan mo na, get into it. At magpakahusay ka na. Kailangan masanay ka at maging familiar sa mga bagay na ito para tayo ay makapag-participate at maipagpatuloy natin yung ministry ng atin po mga iglesia. Dahil ito na po yung tinatawag nating new normal, no? Kaya wala na po talaga tayong atrasan dito, kinakailangan lang po nating gawin. Binabanggit ko po ito dahil malaki po ang epekto nito sa ministry ng ating simbahan. Noong pong wala pang pandemic, meron pong challenge na binigay sa atin ang CEO ng Discipleship Ministry, si Dr. Junius Dodson. Ito po yung to see all the people. Kasi nga, para tayo talaga makapag-disciple, kinakailangan po nating tinitingnan ang lahat ng tao, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa labas. No? Kaya nga, bahagi ho sa discipleship ay to go. Diba? Yun po yung pinakamahalagang itinuturo sa atin. Kaya dahil dito, kinakailangan nating harapin itong new normal na ito. No? Meron pong itong challenge na ito sa atin ay we are now limited to see all the people we want. No? We cannot see them face to face. Going from places to places we want to go. This pandemic prevented this practice, but only, alam ko, temporary. Today, connecting with people is still possible, especially through online or tinatawag nating virtually. We can even go around the globe, crossing boundaries in real time, connecting with the people we want to see and talk with. Now, it is still very possible. Kailangan lang nating magpakahusay sa bagong normal na ito. Kagaya ngayon, hindi ako kailangan pang pumunta sa Spotswood to be with you today. Bagamat pre-recorded ito ang presentation ko, kasama pa rin ninyo ako real time at nakikinig din ako sa sarili ko. No, di ba? Yun po yung nakakatuwa doon. Kapag may nagtanong, pwede ko rin sagutin. No? Pwede ko rin i-post kung itong video para makasagot ako, di ba? Pero mas maganda po na yung pong mga tanong ninyo, pakisulat na lamang ninyo yung mga questions na yan. And then right after the presentation, we will try to answer or discuss these questions. No, pakibigay lamang po ninyo sa atin pong moderator, si D.S. Bong Alvarez. No? Sa totoo lang mga kapatid, meron tayong adjustment na gagawin. Ito po yung adjustment na gagawin natin. Ngayon, meron na tayong tinatawag na online schooling. Meron ng work from home sa mga business offices, both private and government entities. Meron na tayong tinatawag na Lazada o kaya yung mga Shopee. O kung meron tayong mga online items na gusto nating bilhin, pwede na nilang i-deliver itong mga essential goods na ito. Meron na tayong tinatawag na online food delivery, katulad ng Panda at ang mga prime food chain like McDonald's, itong Jollibee, ay nag-deliver din. Meron ng Lala Move and many others. Ito na po yung nagiging normal na kalagayan natin ngayon. Pwede ka nang magbayad na mga bills through GCash, PayMaya, no, through bank transfer.
Hindi ka na kailangan pumunta sa PLDT, Meralco, at mga bangko. Lahat ito, meron na to dati eh. No? Hindi lang tayo nag-explore noon. At gusto natin yung dati pa rin nating pamamaraan. Alam niyo mga kapatid, hindi pa rin naman po nawawala ito. No? Pero, papunta na po tayo doon. No? Ito na ang new normal. Darating na ang panahon na magiging obsolete na ang dati nating ginagawa at nakagawian. Ang tanong, are we ready? Nakahanda ba tayo for this shift? No? S-H-I-F-T. No, baka kasi mawala yung F. Mag-iiba ko ang ibig sabihin nun. So, shift. Nakahanda ba tayo for this shift? No? At ito pong pandemic na ito, nag-start na po tayo mag-transition. No, halimbawa, yung pong mga hindi pa nag-face-to-face worship service sa kanilang mga simbahan. Kamusta na po yung inyong mga miyembro? No, hindi na natin sila alam kung sila ba ay nanonood o hindi. Minsan nakikita natin yon. Pero alam po ninyo, madali na po ngayon ang tinatawag na church hopping virtually. No? Ang members natin naghahanap ng mga online messages na makapagbibigay sa kanila ng mensahe na kailangan nila. Yung bang makatutugon sa kanilang mga spiritual needs. Yung makakatugon sa kanilang mga tanong. At yung pong magpapalakas at magpapatatag ng kanilang ang pananalig sa ating Diyos. Wala na rin po yung tinatawag na boundary kung anong denomination or kung sino yung preacher na makapag-deliver nito. Pero meron po tayo mga miyembro minsan sa mga kwentuhan lumalabas na na ang ganda nung senior, nung pastor doon sa simbahan na yon na narinig ko online. No? Ang tanong ko po, ano ang mararamdaman mo kapag sinabi ng member mo na na-bless sila doon sa message ng pastor na yon, doon sa online message na narinig niya? How do you feel? No, kung ito po ang nagaganap sa ating prime ministry, which is yung Sunday worship, paano po kaya yung magiging effective, paano pa tayo magiging effective doon sa iba pa nating ministry na ginagawa sa church na ito ay yung iba ay huminto, at yung iba ay ngayon pa lang pumipick up. Pero meron na mga ibang mga grupo na nauuna at sila na yung nakasanayan na rin sa loob ng mga panahon na naka-lockdown tayo, nakasanayan ng buksan ng mga member natin. No? So, salamat po dahil marami po tayong mga lay members sa church na talagang yung commitment nila is for the church. Sa atin pong denomination, patuloy pa rin yung pagbibigay nila ng mga offering, yung kanilang mga tithes, no, yung kanilang mga pledges, sumusuporta pa rin. Kaya maganda pa rin naman po yun. Pero ano po ang mangyayari kapag hindi na tayo makapag-deliver? Hindi natin alam kung gaano tatagal ito, bagamat meron na pong natutuklasan ng mga bakuna, no, para dito po sa COVID-19. Pero hindi natin alam, no. Hopefully, matatapos na po ito. Ang isang bagay ho na hinaharap natin ngayon, ang malaking katotohanan, malaking pagbabago ngayon ang magiging mukha ng tinatawag nating evangelism, which is the first step for making disciples. No? Today, we are talking about an effective and fruitful disciple making. Kung babalikan natin yung definition kung sino or ano, the who and what is a disciple, according to kay Junius Dodson, meron pong apat na verb doon sa definition na yon na makikita nating napakahalaga. No, let's review it. Una, a disciple is one who knows Christ, is growing in Christ, is serving Christ, and sharing Christ. So, apat po ang makikita natin dito. Una, knowing. Pangalawa is growing. Pangatlo is serving. At yung pang-apat is sharing. Ang tawag ko po dito ay discipleship system or disciple-making process. Kapag nangyayari po itong cycle na ito,
na mayroong nakakakilala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at siya ay nagsisimula ng lumago sa kanyang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo kasama ang mga kapatiran at natututo siyang maglingkod no, sa ating Panginoon, sa ating iglesia at sa kanyang kapwa. At nagsisimula na niyang naibabahagi yung kanyang sariling patutuoy, personal testimony niya na naranasan niya sa Panginoon at naipapahayag na niya yung mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, we can safely say that there is an effective and most certainly a fruitful disciple-making system kung nangyayari po yung cycle na yon. At syempre, mula doon sa kanyang karanasan ay nagkakaroon po ng multiplication. Yung kanyang ginagawa ay meron siyang nahihikayat. So basically, from the scripture, specifically from the Gospel of Matthew, no, Jesus exemplified or modeled a disciple-making system. Na ito po yung kanyang ginamit for calling his disciples. Ito yung tinatawag nating Great Commission. So let's review Matthew 28:18-20. Sinama ko po yung verse 18. And I'm reading from the New English Translation. Then Jesus came up and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age." Para po sa akin, ang pinaka main verb sa passage na ito ay ang verb na ano po? Make. Yan, tama po. This will answer the question, how to make disciples. So, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay disciple-making process. According to this passage, how do we make disciples? Hanapin po natin yung mga iba pang verb sa passage na ito. Ano yung mga nakikita po natin mga verb dito? Meron pong tatlo pa. Tama po yung verb na go, baptizing, and teaching. So basically, this was the system Jesus used in making disciples. Going, baptizing, and teaching. Ilan lang po ako sandali. As I discuss this thing, please bear in mind, no, ito pong ating definition from Junius Dodson about a disciple. So tandaan natin ulit, disciple is one who knows Christ, growing in Christ, serving Christ, and sharing Christ. Kasi bahagi po ito, maganda natin makita ito together with our biblical principle based on the way Jesus do his discipleship. The first important thing in our disciple-making system is for Juan de la Cruz. No? Bigyan po natin ng pangalan yung tao, si Juan de la Cruz. Well, the first thing na dito po sa system na to ay mahalaga is for Juan de la Cruz to know Christ. No? Yun po yung parang objective natin doon sa unang bahagi, to know Christ. Mga kapatid, we are talking here about what? About evangelism. In doing intentional discipleship, kinakailangan din po, intentional din yung ating evangelism. So we are encouraged and challenged to go, no, yun po, to go out from the four walls of our local churches. Kailangan po mayroong paghayo o yung tinatawag nating going out for a disciple of Christ to share the good news of salvation. Si John Wesley exemplified this by going out from the four walls of the Anglican Church to reach out people outside. He went out to the streets, to marketplaces, and everywhere to share the gospel of Christ so that people may know Christ. Kaya kung walang paghayo or walang going, nawawala yung malaking opportunity for Juan de la Cruz to know Christ. No?
So we have two options in doing evangelism sa atin pong panahon ngayon. One is face-to-face. Yung dati mo dating ginagawa, yung one-on-one evangelism. No, meron pong suggestion dito sa UMC Doc Primer. Meron na ba kayo itong UMC Doc Primer? Ayan. UMC Doc Primer pong ito, dun sa page 20 and 21, meron pong tinatawag na walong letter I. No? At ito po ay nagpapahayag tungkol sa walong mahalagang bagay. Pero ito po mga bagay na to na aking babanggitin, pwede po ninyong tunghayan ito. Actually, ibibigay ko po yung link. Meron pong link tayo sa Discipleship Ministry kung saan po ninyo madadownload ito. Buong-buo, madadownload po natin. At gusto ko lang pong i-share. Una po ay, so kinakailangan nating i-identify yung ating Juan de la Cruz. So yun po yung unang I, identify. Identify the person God is putting into your heart who needs salvation, healing, and God's abundant blessing. No? So, yun po yung una. And then, yung pangalawang I dito ay mag-intercede tayo sa kanya. Include him or her in our prayers. No? So, kapag meron na po tayong listahan ng na mga na-identify nating mga tao, ng mga Juan de la Cruz, simulan na po nating ibabad sa panalangin ang mga taong ito. At ang panalangin natin, bigyan tayo ng opportunity na sila ay ating mga kasama, makakonect tayo sa kanila at magkaroon tayo ng magandang kaugnayan. So, kukonect ko tayo sa kanila, lalo na sa panahon natin ngayon, kung hindi tayo makakonect face-to-face, pwede through text, no, sa atin po mga messenger, sa Facebook, no, yung sa ating social media. So, ipaalam lang natin sa kanila na nagmamalasakit tayo sa kanila, pinagpipray natin sila. And then, we start to invest, no? Kaya yung pagtawag-tawag ko natin sa kanila, syempre, meron kong kasamang pera yon dahil maglo-load ka. So, investment po yon. At hindi lamang po yun. Sa ating pag-i-invest, pwede rin natin silang i-invite. Kung maluwag na at pwede na yung physical, yung face-to-face, pwede natin silang invite sa atin pong tahanan. Kung yan ay atin lamang kapitbahay, kasama kamag-anak, no, kalapit sa iglesia, no, kapag matindi sila talaga yung mga members natin, pwede natin silang invite and i-treat natin sila ng lunch or dinner para magkaroon lang ng pagsisimula ng fellowship, no, at magsimula yung rapport. So napakahalaga po yun. At kung hindi pa available yung physical na pagkikita, so virtually, through video chat, no, ipadama lang natin sa kanila na mahalaga sila at minsan pwede rin tayo magpadala sa kanila ng mga babasahin through Lalambu, magpapadeliver tayo sa kanila. So makikita nila na meron kang gustong gawin sa kanila. So yun po yung part ng investment and invitation. And then, we impart our testimony. We impart the gospel of Christ. Hanggang ito ay tumanggap sa Panginoon. And then, we inspire them, no, dun po sa ating life testimony. Yung mga kwento natin tungkol sa patotoo natin sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At kapag sila ay tumanggap na sa Panginoon, then start encouraging them at magbigay na po tayo ng instruction kung paano silang lalago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So, ito po yung mga simula na yan. And then, let them be involved, no, doon sa mga bagay na ginagawa natin. Halimbawa, sa ating prayer time, sinasama natin sila sa panalangin, na-involve sila sa mga ating mga kahit online prayer gathering, no, at nalalaman nilang sila yung pinagpipray, meron silang grupo na nagpipray din sa kanila. So, nag-start na po na mag-build yung community sa kanila. No, kaya yun po yung mahalaga. At nandito po yan, no, pwede po nating makita dito yan sa primer ng UMC Doc. So, kapag naipakilala na po natin kay Juan de la Cruz ang atin pong Panginoon at tinanggap na niya si Jesus bilang kanyang Panginoon, meron pong instruction din ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad noon
the same din sa atin ngayon, na sabi, yung mananalig, bautismohan. Hindi po dito sa Matthew, na sa Mark, na yung mabautismohan, yung mga mananampalataya, bautismohan. So, pag-usapan ho natin yung pangalawang mahalagang bagay. No? Yung una is yung going, which is evangelism. Pero yung susunod po dito ay yung baptizing. So, the Greek word for baptism is baptizo. Literally, it means what? Immerse, no? Immersion. Yung ilulubog or ibababad. Yung iba nga sabi, pag nilubog at ibinabad mo, parang ibig sabihin nun, lulunurin. No? Lulunurin sa tubig. Kaya nga meron tayong sinasabi si Apostol Pablo, yung mga nabautismohan, siya ay namatay nung nilubog, pero muling nabuhay nung siya'y lumutang na roon sa tubig. Kaya meron na siyang bagong buhay at nagsisimula siya ng bagong buhay niya kay Kristo. Literally, ginagawa natin ito in front of yung mga witnesses. No? Halimbawa, dahil nga nanalig na si Juan Bautista, so babautismohan na natin siya. At doon sa baptism niya, ginagawa natin ito in front of many witnesses. Hindi lang po yung witness ay yung mga ninong at ninang. Kasama po doon sa witness ay yung congregation, yung community of believers. Kasi meron po silang responsibility dito sa nanampalataya sa Panginoon at ngayon ay binabautismohan sa kanyang pangalan. Kaya figuratively, ito na rin po yung start ni Juan de la Cruz to be immersed. No? Yung salitang immersion into the community of believers. So, pag sinabi nating literal, yun po yung bautismo sa tubig. Sa atin, hindi nga lubog, pwedeng wisik, pwedeng pouring of the water, ganun po yung ating parang, because yung essence ang mahalaga. Pero, another thing na gusto kong bigyan ng emphasis ay, tingnan natin figuratively, yung immersion ay immersion to the body of Christ. No, doon po sa community of believers. Simula na siya, si Juan de la Cruz, ay ibababad na yung kanyang buhay na kasama yung mga kapwa niya, mananampalataya. Bakit? Siyempre, para lumago, for growth. No? Kaya, after nung knowing, kinakailangan din yung growing. No? So, dito makikita natin yung kahalagahan na paglago. Kaya mahalaga po yung immersion, yung baptism. No? For Juan de la Cruz to start growing in Christ, immersion into the body of Christ is very essential. No? I believe this is the very essence of baptism, immersion into the community of believers. Ang problema, minsan magaling po tayo sa evangelism. No, kaya natin gumawa ng mga gawain at marami po na tayong napatatanggap sa Panginoon through mass evangelism. No, kahit hindi minsan one-on-one yung mass evangelism, magaling po tayo dyan. Pero meron po tayong masasabing kahinaan doon sa tinatawag na follow-through, yung follow-up. No? Kasi pagkatapos na siya'y makakilala, minsan wala ng follow-up yon. Kaya ito po yung mahalaga dito. Intentional din po ito. Mahalaga yung maisama natin si Juan de la Cruz doon sa community of believers. Dahil dito niya mararanasan yung siya ay makakaranas ng siya'y tatanggapin kahit sa kanyang kahinaan. No? At walang judgment sa kanya dito sa community ito. Tatanggapin siya, mamahalin siya, at kung magkamali man siya, nararanasan niya yung pagpapatawad. At dito, pwede siyang ipanalangin. Pinapalakas yung kanyang loob. Tinuturuan siya kung paano siyang mamumuhay bilang isang bagong alagad ni Kristo. At makikita din niya yung mga tao na pwedeng maging modelo o pwedeng maging halimbawa niya sa kanyang pananampalataya habang siya'y nagsisimula. Maging sa gitna ng mga tukso o kaya mga pagsubok sa buhay, dito niya kailangan yung aalalay sa kanya, yung gagabay sa kanya. O kaya, kung siya po yung disciple, meron po siyang a mentor, disciple maker. Ito yung talagang tumututok. O kaya kailangan po natin yung mga leaders na yan
na mature sa kanilang Christian life, Christian living, para maging example, maging model, at i-demonstrate sa kanya sa mga sitwasyon ng buhay kung ano ang gagawin at ano ang sinasabi sa scripture. Actually, dito po sa baptism na ito, yung immersion sa community, dito siya natututo. Dito itinuturo talaga yung mga katuruan ni Kristo. Yung kanyang mga talata, dito niya nalalaman yung mga talata na unawaan niya ang ibig sabihin nun dahil nakikita niya sa buhay na mumodel sa kanya. Kaya mahalaga na kasama siya, no? Dito sa mga grupong ito para mapagtagumpayan niya hindi lamang mag-isa kundi merong tumutulong sa kanya hanggang siya ay mag-mature at lumago na nga doon sa kanya pananampalataya. Kaya mahalaga na kasama siya sa isang grupo na magpapalakas at maipapahayag niya yung kanyang damdamin, yung kanyang karanasan, yung mga malulungkot at yung mga masasaya, yung mga tagumpay na kanyang nararanasan, dito niya na isishare. Kaya lalo siyang lumalago. So sabi nga itong baptizing, meron pang sinasabi baptizing in the name of the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At mayroon pong mahalaga dito na maunawaan ng isang mananampalataya. Bakit ba siya binautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu? So, kinakailangan niya maunawaan itong bagay na ito. At gusto ko lang ibigay ng mabilis, no, itong tungkol dito. Being baptized, sabi nga, in the Father, ay, ang sabi, ito daw, yung salitang Father is Abba in Hebrew, which means source or origin. Dito po, we will bring back Juan de la Cruz of the knowledge that God is the source of his life and the origin of his being that he needs to accept and understand. Ito ay dapat niyang tanggapin at maunawaan. Ano yung dapat niyang maunawaan? That originally, he was created in the image and likeness of God. So, tayo pong lahat, alam po natin yon na we are created in the image and likeness of God. Ano pong ibig sabihin na we are created in the image of God? Kung titingnan po natin sa original Hebrew language, ang sinasabi pong image dito ay yung the very nature and the character of God. Kaya we are created with the nature and character of God. God is spirit. Tayo din po ay spiritual being. Doon po sa pasimula, yun po yung design ng Panginoon. At nilagyan po tayo ng body, no? Pero we are a spiritual being. At makikita po natin yung character ng Diyos, at ano-ano ba yung mga basic character na meron ng Diyos. Yung kanyang love, yung compassion, yung generosity, no? Yung kababaang loob. Yan po yung mga positive na mga attributes ng Panginoon. Meron tayo noon from the very start when God created us. At ang sabi, hindi lamang we are created in His image, but also in His likeness. No, parang synonymous lang po, pero sa original Hebrew language, yung word likeness is to function like. So we can function like God. No, hindi po doon sa mga bagay na kanyang ginawa na hindi natin talaga kayang gawin, pero may mga bagay na yung sa kanyang nature and character, we can function like that. Halimbawa, yung love, yung forgiveness, no, yung pagiging generous, no, yung pong pagiging thoughtful, yung concern, no, yung pong pag-encourage, yung pagsasakripisyo, lahat po ng mga magagandang attributes ng Diyos, we can function like that. Kaya lang, nawasak po yun. Dahil nga, nag-iba po yung nature natin. No, nagkaroon po tayo ng tinatawag na Adamic nature, yung fall of man. So another discussion po yun. So, sa baptism, sabi nga, pinapahayag lang sa atin na meron tayong pinagmulan. At sabi, we are also baptized in the name of the Son. No? It means, itong si Juan de la Cruz ay tinanggap niya yung grace ng Panginoon. Lahat naman tayo, yung grace ng Panginoon nandyan, pero hindi lahat tinatanggap yung grasya na yan ng Panginoon. Para sa akin, yung grace na yan is Christ Himself. No? Hindi ho isang katuruan, kundi the person of Jesus Christ is the grace of God. Yun po yung binigay sa atin. At sabi nga, tinanggap na rin natin
nung tayo binautismohan yung forgiveness of sins and assurance of righteousness. We become righteous not because of our own merit, but because of what Jesus did for us on the cross. So yung imputed righteousness na tinatawag natin. At ang sabi nga, we are also assured of eternal life. Now, in Acts chapter 2, verse 38, Peter said to them, "Repent, and each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Yan naman po. Kaya ibig sabihin, noong tayo ay sumampalataya at nabautismuhan, kasama na ron, tinatanggap na rin po natin yung baptism ng Holy Spirit. No? Baptizing in the name of the Holy Spirit means si Juan de la Cruz receives the indwelling presence. No? At hindi lang yun, pati yung tinatawag na infilling presence of the Holy Spirit. So alam po natin yung indwelling, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin na. Kaya nga, kinukonvict tayo sa righteousness. At pag tayo naman ay nagkakasala, may conviction din sa sin. No? Pero ang mahalaga dito, para hindi na tayo mahulog sa kasalanan, ay yung conviction natin sa righteousness, ay sinasabi rin, we must be filled with the Holy Spirit. No? Kaya sa Bible, sinasabi, the Bible tells us, unless the Holy Spirit is in the person, he cannot proclaim that Jesus is Lord. No? Ang sabi ko sa 1 John 4:2, by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses Jesus as the Christ who has come in the flesh is from God. No, kaya kung kinikilala po natin si Kristo Jesus na nagkatawang tao at siya yung Kristo, sabi nga, sumasa atin na yung Espiritu ng Diyos. No? In Acts chapter 19, verses 1 to 6, nakikita po natin doon si Apostle Paul na meet niya yung 12 alagad ni John the Baptizer. At tinanong niya kung sino sila. Sabi nga nila sila yung mga alagad ni John the Baptist. At tinanong niya, kayo ba ay nabautismohan na? Sabi niya nila, nabautismohan na kami sa bautismo ni Juan. At in-explain niya na yung baptism ni John is for repentance. Pero tinanggap na ba ninyo yung banal na espiritu nung kayo mabautismohan? No, sabi nila, ano ba yun? No, hindi nila alam na mayroong banal na espiritu. At ipinakilala ni Pablo ang ating Panginoon Jesucristo. At nung sila ay nakakilala, sabi doon, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. No, according to this passage, after they heard about Jesus, they believed and were baptized in Jesus' name. Then Paul, sabi rito, placed his hands on them, and the Holy Spirit came on them, and they began to speak in tongues. Yan. Sa Book of Acts, makikita natin ang pagkilos ng Holy Spirit that brings signs and wonders. Kaya kasama ho sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na yung mga unang mga Christians, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa kanila. Kaya ito po ay mahalagang maunawaan ni Juan de la Cruz. No? Kaya makikita ko natin doon sa Acts chapter 2, doon sa bandang dulo, ang sabi, every day, day by day, no? The Lord added to them those who were being saved. No? Kaya napakaganda na kapag ang isang community of believers ay nagahari talaga ang Diyos, mayroong mga signs and wonders following. At maraming mga hindi mananampalataya sa paligid ang nahihikayat because of their testimony. So yun po yung mahalaga. Ngayon ang tanong natin, paano natin ito gagawin during this pandemic? Itong second option is virtually, no? Hindi tayo makapag face to face pa, no? If yung actual, yung face to face or physical connection is still possible, ay marami tayo pa rin magagawa. At mas maganda yun, mas mahalaga yung talagang nakakausap mong diretso. So nararamdaman mo pati yung emotion, lahat nandun. Pero doon virtually, medyo nababawasan yon. Pero possible pa rin. Kaya na mahalaga na dito po sa atin pong
pagpapalago, i-invite natin sila, no? Ang isang option natin ay virtual or yung atin pong tinatawag na online na mga ministry na pwede natin gawin. Ang maganda po sa atin sa Methodist Church ay meron na po tayong tinatawag na yung atin pong age level ministry. No, kung si Juan de la Cruz ay isang kabataan, maganda merong grupo ng mga kabataan na masasamahan niya, na ito na yung parang kanyang maliit na community, na katulad ng aking binanggit ay mararanasan niya yung mga bagay na sinasabi ko. So, let's maximize yung ating age level ministry at let's continue to focus on connecting with people. Napakahalaga pa rin ito at pwede pa rin po tayong kumunek. At lalo pa ngang lumawak eh. Ito na po yung new normal ngayon. Kaya ang mahalaga sa atin, create a CG. Ano po yung CG? Dati tinatawag po natin yung care group. Ngayon po ay chat group. No? Kasi virtually. Pero alam po natin yung ating acronym sa UMC Doc na CARE. CARE is an acronym for Consolidating Arm to Reach Out and Empower. So doon po dinidefine na bakit mayroong care group. Kasi ito yung consolidation natin ng mga tao na ayon sa kanilang age level, ayon sa kanilang mga interest, ayon sa ministry na ginagawa nila sa church. Kung sila ay puro mga musician, so magkakasama sa care group yan. Kung yan ay mga nasa choir, magkakasama yan. No, kung yan ay nasa visiting team, magkakasama yan. Meron silang care group. So, minomobilize natin sila, kinoconsolidate. So, UMC Doc, ang tawag natin doon, nandun sila sa enfolding. We enfold them. After evangelism, ay tinatawag na enfolding and equipping. So, magkasama po yun dito. So, doon po sa under baptism, nandun yung consolidation. We enfold them and then we try to teach them. We equip them kung paano magiging isang mabuting alagad at tapat na alagad na ating Panginoon. So, consolidating arm to reach out and empower. Ito po yung tinatawag nating CG at ngayon chat group, no, for a daily sharing of personal devotion, no, at maganda ho doon sa chat group na yon dahil doon nila pwedeng express yung kanilang mga tinatanggap na blessing sa Panginoon, yung mga revelation nila pwede nilang i-text, no, i-group text para ma-share nila yung kanilang mga testimony, and then schedule a regular time for a weekly online meeting, no, kung hindi pa rin possible o possible yung face-to-face na meeting. So use a workable platform, no, effective in your context, no, pwedeng Messenger, pwedeng Zoom, Google Meet, any platform na mayroon pong tinatawag na chat group yan, or pinakamaganda talaga is face-to-face kung safe na. Conduct regular monthly fellowship. So kung meron kayong weekly na group meeting para doon pag-usapan yung kamustahan, how is your soul, no, meron ka ba problema, ano ba yung mga victory mo sa panahon ito, yung pinag-pray natin, kamusta na, so doon pinag-uusapan yung weekly. Pero yung regular monthly fellowship, either face-to-face or through webinar, no, mag-schedule po kayo every month ang at least mga topic to discuss that your group needs to learn or mga essential for their growth, spiritual formation, no? So encourage your CG to attend. After that, yung mga monthly meeting, encourage yun rin sila to attend yung mga weekly worship services natin sa ating mga churches kung face-to-face na, or for them to join yung online service. Kasi isa sa mga assignment ninyo sa kanila doon sa online service ay makinig ng message ng pastor. No? Kung yung pastor ay merong sumusunod sa lectionary, so well and good. No? At kung ang ginagamit ninyo sa inyong daily devotion ay yung readings ng lectionary, nakakasunod kayo. So use itong message na ito that Sunday in your CG sharing for the week. Pwede po ninyong gamitin yon. And I am encouraging, no,
for every one of us to use yung tinatawag nating URD. No, ito po yung atin pong ginagamit na URD. Ito po yon. So, yung 1 year na upper room discipline. So, pwede rin po natin gamitin yung bagong labas natin na kasama ni Jesus. No, ito naman po yung kasama ni Jesus na Tagalog Daily Devotional Guide. Ito po yung The Upper Room Daily Devotional Guide na translated na sa Pilipino. Or yung sa Ilocano, yung Upper Room na si Ded T. Cararag. Yan na po yung ginagamit. Or pwede po natin ipagpatuloy yung pinag-uusapan natin sa UMC Doc na SLAP. Yung Scripture, Lesson, Application, and Prayer. Magpatuloy po tayo doon. Yun po ay mas personal, no? Dahil walang ibang devotional guide, pero merong reflection at merong message na binibigay ang Panginoon. Alam po ninyo, nagsisimula lahat yan kanino? Doon po sa pinaka care group leader, yung primary care group leader. At sino po yun? Tama po, tayo pong mga pastor, no? So tayong mga pastor, meron po tayong tinatawag na primary group natin. At ito po yung mga identified nating mga influential leaders na nasa kanya-kanya na po mga grupo. Halimbawa, sa banda, sino yung pinaka leader nila doon? So, isama mo sa CG mo, doon sa choir, sino ang pinaka leader doon, ang president o kaya director, isama natin sa ating CG bilang pastor. At makapagbibigay tayo ng instruction sa kanila para maibaba din nila doon sa kanilang mga kanya-kanyang care group or chat group nila. So, napakahalaga po yan na ginagawa natin. At kung merong mga bagong papasok doon sa grupo, ay nagtutulong-tulong ho doon po sa mga age level ministry na yan, yung mga small group ministries na yan. Sila po yung parang ating net, no? Kumbaga sa lambat ay hindi ho nakakawala. Ito na yung follow-through natin. Kaya kinakailangan ho yung consolidation, yung enfolding ministry at yung equipping. Nangyayari po yan doon sa ating small group through immersion. Kaya yun po yung baptism, yung immersion. So, yun po yung pinaka-essence ng ating Christian baptism, yung immersion to the community of believers. Doon po sa, dito po sa UMC Doc, we use the 4 E's, apat na letter E, as a process in making disciples. Ano po yung una? Evangelizing. Dito po yung tinatawag nating agoing. Dahil agoing is evangelism. At yung sa definition naman ng ating CEO, si James Dodson, a disciple is the one who knows Christ. Kaya yung knowing, no, nakikilala niya, nagkakaroon siya ng personal encounter sa Panginoon. Then secondly, na yung letter E natin is enfolding. At kasunod ka agad yung equipping. Enfolding ay yung baptism po yan. Yung enfolding and equipping. Ini-immerse natin sila doon sa community of believers. Doon sa small group na pwedeng mag-alaga sa kanila. Na meron silang disciple maker. Sabi nga, yun ang tumutulong sa kanila. Kaya nangyayari doon yung growing. Ayon doon kay sa ating definition of a disciple. And then, after that, yung tinatawag natin, yung pang-apat, yung empowering. So, doon po sa empowering, papasok na po tayo dito sa pangatlo na Jesus way of discipleship. Una muna is going, baptizing, at yung pangatlo po ay teaching to obey. Huwag po natin kakalimutan yung to obey. Mahalaga po yon. Kasi, minsan, ang teaching natin parang doon tayo magti-teach ng doctrine, no, ng mga bagay na dapat natin turo. Hindi po. Doon po sa immersion noong atin pong dinidisciple, doon po niya matututunan yon. Ang kailangan niyang gawin after that immersion, at siya ini-empower na natin to go, no? Papunta na siya doon sa process na going, ay we empower them at teach them to obey. Kaya ang sabi niya ng Panginoon, teach them to obey everything that I have commanded you. At isa ho sa mga command is to go. No? Kaya nga dito, kapag ang isang dinidisciple mo hindi marunong magpatawad, ang sasabihin mo sa kanya, pagpapaalala lang, alam mo na yung katuruan na ibigin ng kaaway, bago lumubog ang araw, magpatawad ka. So, do it.
No? So teach them to obey. So nandun na po yun. Kaya hindi na ho mahirap paalalahanan yung pong na-disipulo mo na. Kasi ipapaalala mo na lang na kinakailangan siyang turuang sumunod na doon sa kanya mga natutunan. So yun po. Kaya ito po yung tinatawag na empowering. At doon naman sa definition ni Dr. Junius Dodson, ito na po yung nag-start na po siya to share his or her testimony at nandun na rin po yung pag-share ng gospel of Christ. So we have many resources available dito po sa ating discipleship ministry website. No? Mag-search po tayo. Dito po yung See All the People, isa sa mga makikita natin doon ay yung Developing Intentional Discipleship System ni Dr. Eugene Dodson. Nandito rin po yung sa first printing nito ay nakasama po doon sa page 50 of UMC Doc. At kaya lang ngayon po ay marami na pong mga model ang ipinapasok iba't iba. Kaya sa mga second, third printing po ay meron na pong ibang mga model from different annual conferences. At pwede ho tayo magbasa nito para makapick up ho tayo kung ano ang mas appropriate sa ating context. No? At yung pinaka ginagamit natin ngayon dito ay yung definition ni Dr. Dodson about a disciple. A disciple is the one who knows Christ. No? Kaya hindi ho natin binibitawan yun. Nandito ho yun sa page 23. A disciple is one who knows Christ, is growing in Christ, serving Christ, and sharing Christ. So yan po ay discipleship process po yun. Disciple making process na pinagdadaanan ng ating mga dinidisipulo. At kinakailangan po natin ito, mga kapatid, gawing intentional. No? Kasi kahit meron ka ng instrument, pero kinakailangan mo magkaroon ng know-how. You should practice it. No? Gawin mo na. And then, sabi nga, yung skill, unti-unti mo nang madidevelop. No? So, yan po yung isang bagay na gusto kong i-share. So, kung re-reviewin po natin, let's review the Jesus way of discipleship. At ito na rin yung sinasabi natin, Wesleyan way. Yung going, baptizing, and teaching to obey. Sa going, yun po yung evangelism part. It should be intentional. Kailangan at least one-on-one, mas effective. No? Kasi pinag-uusapan natin dito yung effectivity. At saka yung fruitfulness. No? Kaya kahit tumuto ka sa isa, basta tumanggap sa Panginoon, nalagay mo na doon sa immersion, doon sa body of Christ, which is the second. No? So si Juan de la Cruz knows Christ, at doon po sa ating UMC Doc, ito po yung evangelizing. And then sa ang susunod po yung baptizing, immersion to the community of believers, kung saan si Juan de la Cruz will grow. No? At yun po naman yung pag-consolidate or enfolding natin doon sa mga tumanggap sa Panginoon para makasama natin sa ating small group or sa ating church for their equipping. Kaya minsan nag-start na rin po na yung mga, di ba meron tayong tinatawag na mga baptized believer. Yung baptized believer po, dalawang kategoryan. Una, yung binautismo mismo sa local church. Pangalawa, yung mga associate members coming from various denomination that were also baptized during nung sila yung mga bata pa. Kaya pwede nating tanggapin yun, sila ay baptized believer. At ngayon ay umaattend na sa ating church. Pero yung mga baptized believer na yon na nag-confess ng kanilang membership. No? Kaya meron tayong tinatawag na mga affiliate. Yung affiliate, Methodist yan. Pero yung mga associate, nagpo-profess na sila ng kanilang faith at nagpo-profess na rin sila na gusto nila maging member. Padaanin po natin yan sa membership class or confirmation. Kung hindi pa sila nagkaroon ng confirmation ng kanilang pananampalataya. Baka galing sila sa ibang denomination pero walang confirmation yung faith. At pagkatapos nun, tuturuan na rin natin sila about our United Methodist membership. Kaya magkakaroon sila ng membership vow na dapat nilang tukunin. So,
Ang kasunod na ho noon yung yung teaching to obey. So ito yung sharing of their testimony, their experiences about Christ, about the believers. Nandun na po yun at ini-empower natin sila. Tuturo, kaya nandito na po yung mga tuturuan mo ng evangelism, tuturuan mo ng prayer, tuturuan mo na kung paano silang mag-handle ng care group or CG. May mga seminars po tayo na pwedeng i-develop for this. At yan po, kaya natin gawin yan. No? Mag-focus lang po tayo. Kahit walang materials, through the, sabi ko nga, ang mahalaga dito, hindi yung knowledge and skill, yung Spirit of God na magtuturo sa atin. Kahit hindi natin alam, i-empower din tayo ng Panginoon to do the things that we normally hindi natin ginagawa. Kaya, through the help of God, dahil ito yung kanyang business eh. Yung Great Commission sa kanya to eh. Kaya tuturuan niya tayo. So, sa pagtatapos, our challenge in the Great Commission of Christ is to make disciples of Christ. At sa atin pong denomination, kaya tayo magdi-disciple for the transformation of the world. Sa totoo lang, mga kapatid, naunahan na po tayo. No? Naunahan na po tayo ng COVID-19 movement in transforming the world. Hindi ba ninyo napansin na bago na ang takmo ng mundo? But of course, this is not for the better, but for the worst. So we are challenged na tapatan ho natin itong COVID. Huwag ho tayo magpatalo sa kanya. In John chapter 10, verse 10, ang sabi nga, the thief, no, parang COVID-19 yan, no, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ito po yung nararanasan natin ngayon, itong pandemic. Pero merong pangako, sinabi ng Panginoon, I came, Jesus came. No? Anong sabi niya? Naparito ako upang ang tao ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasaya. I came that you might have life and have it to the fullest and have it more abundantly. Naparito ang Panginoon para magkaroon tayo ng tinatawag na kaganapan ng buhay, wholeness. No? Yun po ang kaloob ng Panginoon. So let's not be deceived, brothers and sisters, no, by this pandemic. Hindi dapat maghari yung pong takot sa atin. Let's not allow fear to rule over this globe, no, dito po sa mundong ito. God calls us His created being. We are created in His image and in His likeness to rule. No, tayo po yung ginawang steward, to be God's stewards of His creation, no, to be God's stewards of His mission and ministry. Hindi po nagbabago yung Great Commission. No, ang Great Commission sa Old Testament is go and multiply. Sa New Testament, with Christ, go and make disciples. Bakit gusto ng Panginoon mag-multiply ang tao noon? Because they were created in the image and likeness of God. No? Pero dahil because of the fall of man, nasira po yung planong yun. Pero ipinagpatuloy yun na sa biyaya ho ng Panginoon. Dumating, sinugo niya yung kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo. So, iyon po yung challenge, no? Hindi nagbabago ang Great Commission. So, ang atin pong Great Commission is about going, baptizing, and teaching. Alam po ninyo, hindi ko alam kung mabuti ba ito o masama, pero parang yung pagdating ng pandemic, eh parang yung timing niya ay pumigil ho doon sa ating general conference. No, at alam naman ho natin na dito po sa general conference because of yung COVID-19, hindi po natuloy yung isa sa mga mahalagang issue na pag-uusapan na. No, at ito po yung about the issue of LGBTQ. At ito po yung reality. Sabi nga kung medyo magaan sana kung yung One Church plan, yung nanalo sa Amerika, mas favor sa kanila. Pero hindi po yun ang nangyari, kaya meron pong mangyayari na paglabas sa loob ng ating denomination. At yun po yung parang medyo mabigat at masakit, lalo na sa kanila. Pero sa atin, nararamdaman din natin yan because we are part of this denomination. At ang panalangin ko na dahil dito sa pandemic na ito, sana meron mga pagbabago pa rin nangyari. And for the better, not for the worse. No? So, very broad
itong issue ito. So, may issue rito sa LGBTQ about yung theological issue, mayroong about discrimination, discriminating issue, no? At marami pa na pinag-uusapan. But part of the issue is about leadership. Leadership po natin. Meron akong tinatawag dito na LQ, parang leadership quarrel. O kaya yung leadership query, yung query, no, na meron sila mga questions unresolved, hindi ma-resolve yung mga hindi matugunan yung question na yon. Kaya parang dito na tayo papunta. So inevitable na papunta tayo doon. Pero watch this, mga brothers and sisters. Meron pong revelation sa akin. Ano ang first and last letter sa LGBTQ? First and last letter. Di ba po? LQ. No? So, ano po? Pag inalis po ninyo yung LQ doon sa LGBTQ, ano po ang matitira? Di ba? GBT. No? If our denomination will focus on the GBT, no? Ano po yung GBT? Ito po yung Great Commission. Ito po yung going, baptizing, and teaching. No? Teaching to obey. This will unify us, no? Sa atin pong mga gawain, lalo na sa atin pong discipleship ministry. At ang napakaganda po dito, meron pong promise doon po sa Great Commission. At ang promise, ang sabi po doon sa ibang translation, remember this, or surely I will be with you always till the very end of the age. Meron po tayong assurance of God's presence. At dyan sa presence na yan ng Panginoon, nandoon yung kanyang power, His provision, His protection. At ang maganda ho dito, dito rin natin nararanasan yung productivity. Ang ibig sabihin ho niyan, nagiging fruitful yung ating ministry. Kaya yung pinag-usapan nating effectivity and fruitfulness, nangyayari yan kapag ginagawa ho natin yung Great Commission. No? If we were going to obey God's command, dun sa going, baptizing, and teaching them to obey. So ito po yun, being faithful and obedient in making disciples will guarantee or assure us of our effectivity and fruitfulness. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. God bless you po. Salamat po for this opportunity. At ibinabalik ko na po tayo sa atin pong moderator. God bless you.